Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. Tayo ay magbalik-aral. Bakit kaya mahalaga ang kalinisan at katahimikan sa ating paaralan? Sige na, kung naaalala niyo pa, bakit kaya pinapanatiling malinis ang loob at labas ng ating silid-aralan? Para kanino ba ito, mga bata? Sinisikap ng lahat ng guro na mapanatiling malinis, mapayapa at maayos ang ating silid. Mahalaga ang kalinisan at katahimikan ng paaralan. Ang magandang kapaligiran ng paaralan ay nakatutulong upang makapag-aral ng maayos ang mga mag-aaral na tulad mo. Kaya naman, panatilihin natin itong malinis, maayos at mapayapa. Hindi ba't kay gandang pagmasdan at kay sarap kilusan kung ang ating silid ay malinis, maayos at mapayapa? Katulad ng inyong nakikita, masayang nag-aaral ang mga bata. Ang maluwag na silid-aralan ay angkop sa pag-aaral. Kailangan ding tahimik ang paligid ng paaralan. Ang maingay at magulong kapaligiran ay nakakaabala sa mga mag-aaral sa silid-aralan. Kaya di ba, minsan ay nagagalit ang ating mga guro kapag tayo ay sobrang ingay? Dahil hindi tayo magkakaintindihan kung sabay-sabay tayong nagsasalita. Kaya naman kapag may nagsasalita, bilang paggalang at respeto at upang maunawaan natin ang kanyang sinasabi, hayaan nating makatapos muna siya sa kanyang mga sinasabi. Sa araling ito naman, makikilala mo ang mga bumubuo sa ating paaralan. Maraming tao na may iba't ibang tungkulin ang bumubuo sa ating paaralan. Sa araling ito, makikilala mo ang mga bumubuo sa isang paaralan. Sino-sino nga ba sila? Ang paaralan ay binubuo ng mga mag-aaral, guro, librarian, punong guro, nurse at doktor, gwardiya, janitor at tindera o tindero sa kantina o tinatawag nating canteen helpers. Narito ang mag-aaral. Ang mga mag-aaral na katulad mo ay ang mga nag-aaral magbasa, magsulat, bumilang at iba pang kaalaman sa loob ng silid-aralan. Sino naman siya? Siya ang ating guro. Ang guro ang siyang nagtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ngunit may mga pagkakataon na lumalabas din tayo sa ating silid, hindi ba? Kung naaalala niyo pa, minsan ay lumalabas tayo ng silid, lalo na kung ang ating pag-aaralan ay tungkol sa ating kapaligiran, kagaya ng mga halaman, puno at iba pa na matatagpuan natin sa labas ng ating silid. Siya naman ang ating punong guro. Ang punong guro ang pinuno ng paaralan. Siya ang leader ng paaralan. Sila ang gumagabay sa mga guro upang magampanan nila ang maayos na pagtuturo. Sino naman kaya siya? Siya ay matatagpuan natin sa library o silid-aklatan. Siya ang ating librarian. Ang librarian ay ang tagapangasiwa sa silid-aklatan. Kapag tayo ay nasa silid-aklatan, mga bata, tandaan natin na hindi dapat tayo maingay upang hindi maabala ang mga batang nag-aaral o nagbabasa rin sa silid-aklatan. Sila naman ang ating nurse at doktor.
ang nurse at doktor ang siyang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. Marami silang alam sa pagbibigay ng paunang lunas ng karamdaman. Ngunit kung malala na ang ating karamdaman, nararapat na dalhin tayo sa ospital. Sino naman siya, mga bata? Siya ang ating mabait na gwardya. Ang gwardya ay ang nagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata sa paaralan. Kaya mga bata, huwag magagalit kung ayaw tayong palabasin ng gwardya hanggat oras pa ng klase. Ito ay para rin sa inyong kaligtasan. Sino naman kaya siya? Siya ang ating mabait at masipag na janitor. Ang janitor naman ang naglilinis ng paaralan. Minsan, siya rin ang nangangasiwa sa pagdidilig ng mga halaman sa paaralan. Paano kaya natin matutulungan ang isang janitor, mga bata? Huwag tayong magtapon kung saan-saan. Kung may nakita kang kalat sa paligid o sa iyong nadaraanan, pulutin mo ito. Kung wala kang makitang basurahan, maaari mo itong ilagay muna pansamantala sa iyong bulsa o sa bag. At kapag nakakita ka na ng basurahan, dun mo ito itapon. Siya naman ang tagaluto ng masarap na pagkain sa ating kantina. Ang mga nagluluto ng pagkain ang naniniguro ng malinis at masustansya ang mga makakain ng mga mag-aaral sa kantina tuwing reses. Tukuyin nga natin muli sila. Sila ang bumubuo sa ating paaralan. Ikaw na isang mag-aaral, ang guro na nagtuturo sa inyong magbasa, magbilang at magsulat, pati na rin ang magagandang asan. Ang punong guro na pinuno ng paaralan. Siya naman ang ating librarian na nangangasiwa sa ating silid-aklatan. Ang ating nurse at doktor na siyang nagbibigay ng paunang lunas sa ating karamdaman. Ang gwardya na nagpapanatili ng kapayapaan sa ating paaralan. Ang ating janitor na nagpapanatili ng kalinisan ng ating paaralan upang tayo ay maging ligtas sa sakit at disgrasya. At ang ating tagaluto sa ating kantina, tinitiyak niyang malinis at masustansya ang ating mga kakainin. Kung talagang nakinig ka sa ating aralin, narito ang gawain para sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, siya ang nagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata sa paaralan. Siya ba ay A, tagaluto sa kantina? B, gwardya? C, janitor? D, mag-aaral? Kung ang sagot mo ay gwardya, mahusay, tama ka. Ikalawang bilang, siya ang nagtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng ating silid-aralan. Siya ang ating A, guro, B, punong guro, C, librarian, or D, gwardya. Kung ang sagot mo ay guro, magaling, tama ka ulit. Ikatlong bilang, siya ang pinuno ng paaralan. Siya ba ang A, janitor, B, mag-aaral, C, punong guro, or D, guro? Kung ang sagot mo ay punong guro, mahusay kang talaga. Ika-apat na bilang, sila ang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. Sino siya? A, librarian, B, nurse at doktor, C, guro, D, tindero o tindera sa kantina. Kung ang sagot mo ay nurse at doktor, letter B, mahusay. Ikalimang tanong,
Siya ang naniniguro na malinis at masustansya ang mga makakain ng mga mag-aaral sa kantina tuwing reses. Siya ang A. Mag-aaral, B. Guro, C. Janitor, D. Tindero o tindera sa kantina. Kung ang sagot mo ay letter D, tindero o tindera sa kantina, mahusay! Tama ka ulit! Naka 5 points ka ba? Kung opo, palakpakan ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ang galing-galing! Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Maaari mong balikan ang video lesson na ito at unawain mabuti ang ating aralin. Para naman sa gawain sa pagtuto bilang dalawa, piliin sa kahon kung sino ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian. Mag-aaral, guro, librarian, janitor, tagapagluto sa kantina. Sino ang nasa larawan? Kung ang sagot mo ay librarian, mahusay! Tama ka! Ikalawang bilang. Sino kaya ang nasa larawan? Kung ang sagot mo ay janitor, magaling! Tama ka ulit! Ikatlong bilang. Kung ang sagot mo ay tagapagluto sa kantina, mahusay! Tama ka ulit! Ikaapat. Kung ang sagot mo ay guro, mahusay ka! Ikalimang bilang. Kung ang sagot mo ay mag-aaral, magaling! Naka 5 points ka ba? Kung opo, palakpakan muli ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ang galing-galing! Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, lagyan ng check ang patlang kung tama ang pahayag at X naman kung mali. Unang bilang, ang gwardiya ang unang nagtuturo sa mga mag-aaral kung papaano magbasa, magsulat at magbilang. Kung ang sagot mo ay X, magaling! Tama ka! Dahil ang gawain ng gwardiya ay mapanatili ang kapayapaan at ligtas ng mga bata sa paaralan. Ang guro naman ang siyang nagtuturo sa mga mag-aaral kung papaano magbasa, magsulat at magbilang. Ikalawang bilang, ang janitor ang siyang naglilinis ng paaralan. Kung ang sagot mo ay check, magaling! Ikatlong bilang, ang tagaluto ang siyang naniniguro na malinis at masustansya ang mga makakain ng mga mag-aaral sa kantina tuwing reses. Kung ang sagot mo ay check, mahusay ka! Ikaapat na bilang, ang punong guro ang siyang gumagabay sa mga guro upang magampanan nila ng maayos ang pagtuturo. Kung ang sagot mo ay check, magaling! Ikalimang bilang, ang nurse at doktor ang siyang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. Kung ang sagot mo ay check, magaling ka talaga! Naka 5 points ka ba? Kung opo, palakpakan muli ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wow! Sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang miyembro ng inyong pamilya, isulat sa patlang ang mga pangalan ng mga taong bumubuo ng inyong paaralan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, kumpletuhin ito. Ako si, isulat ang iyong pangalan. Ako ay nasa unang baitang na.
Ang aking guro ay si... Isulat ang pangalan ng iyong guro. Ang punong guro ng aming paaralan ay si... Isulat naman ang pangalan ng inyong punong guro. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang lima. Kung sasali ka sa isang dula at gaganap bilang isa sa mga taong bumubuo ng inyong paaralan, sino sa mga taong bumubuo ng inyong paaralan ang nais mong gampanan? Isulat ito sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ating tandaan, ang mga taong bumubuo sa paaralan ang siyang nagbibigay kahulugan dito. Mahalaga na alam mo kung sino-sino ang mga taong bumubuo sa inyong paaralan. Sila ang ating nurse at doktor, tindera sa kantina, gwardiya, guro, janitor, punong guro, librarian, at syempre, kasama ka sa bumubuo ng inyong paaralan. Ikaw ay isa sa mga mag-aaral. Binabati ko kayong lahat mga bata dahil natapos na ninyo ang ikalimang linggo sa ikatlong markahan ng ating arelin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Magkita-kita tayong muli sa iba pa nating mga aralin. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone!